Bilang kandidato sa pagkasenador. Ngayong araw, daragdagan ko pa ito ng anim na pangalan. 11 na sila. Mga tumugon sa tawag nating magkaisa. Kahit pa iba-iba ang pinanggalingan. Mga kinatawan sila ng mas malawakang puwersang handang tumindig para isulong ang bago, matino at makataong pamamahala mula sa tuktok ng pamahalaan hanggang sa bawat sulok ng burokrasya. Marami sa kanila, kung hindi man hayagang kahanay, ay tahimik na tumulong o nakipag-ugnayan sa atin para punan ang mga pagkukulang at tumugon sa mga suliranin ng bansa, lalo na nitong panahon ng COVID. Formal kong iahayag ngayong umaga ang pagiging bahagi nila sa ating senatorial slate para sa susunod na halalan. Una, si Senator Sonny Trillanes na Magdalo. Pagdating sa laban kontra korupsyon, handang magtaya ng buhay si Senator Sonny. Sa usapin ng West Philippine Sea o sa mga tiwaling kontrata, di baleng siya ang gipitin o masaktan. Basta titindig siya tuwing makita niyang pinagkakaitan ang ating bansa. Siyempre, si Senator Risa Hontiveros ng Akbayan. Si Senator Risa, matalas, matalino, matapang, never na lumihis sa tamang landas pagdating sa paninindigan. Dahil sa kanya, humaba ang maternity leave ng mga bagong panganak, kampyon siya ng kalusugang pangkalahatan at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababaihan. Si Senator Laila De Lima ng Liberal Party, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Nagsabi at patuloy na nagsasabi ng totoo, ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Si Senator Chel Jokno ng katipunan na nagkakaisang Pilipino. Siya ang unang gumising at nagbigay ng pag-asa, lalo na sa kabataan, na pwede palang magkaroon ng isang woke lolo sa Senado. Pinuno siya ng Free Legal Assistance Group na nagbibigay ng libreng serbisyong legal para sa mga inaabuso. Napakahusay na abogado, masipag at kampiyon ng katarungan at karapatang pantao, si Dean Chel Jokno. Si Senator Teddy Bagilat ng Liberal Party. Matagal na nating kahanay si Congressman Teddy, dati kong kasamahan sa Kongreso. Maaasahan, napakabait at napakahusay na organisador. Isinusulong niya ang ating progresibong agenda para sa kalikasan at mga katutubo. Isa sa mga pangalan na kapag nakilala ng mas maraming Pilipino, tiyako, mapupusuan nila dahil sa integridad at dangal ng pagkatao. Unang idadagdag natin sa limang ito, si Alex Lacson ng Partidong Kapatiran. Maka-Diyos at makatao si Alex. Servant leader talaga, kilala ng marami, na malalim ang pagmamahal sa bayan. Kahit noong nasa private sector siya, hindi tumigil sa paglilingkod si Alex. At hindi tayo nagsasawa sa paniniwala niya. Di lang ako ang pumili sa kanya, kundi nakuha rin niya ang kumpiyansa at tiwala ng simbahan. Narito rin ang ilang mga guest candidates natin na nagpapahayag ngayon ng pakikiisa sa ating ipinaglalaban at handang tumaya sa ngalan ng pagkakaisa kahit pa iba-iba ang aming pinanggalingan. Unang-una si Senator Dick Gordon ng Partidong Bagumbayan. Malinaw na hindi siya mananahimik laban sa korupsyon. Matapang siyang sumasangga at nangunguna sa imbestigasyon ukol sa bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno na napunta sa questionableng mga kontrata habang milyong-milyong Pilipino ang nag-aabang ng ayuda. Pangalawa, si Senator Mig Zubiri
Tubong Mindanao, may pruweba ng kakayahang magsulong ng batas si Senator Miggs, lalo na ang mga batas para sa pabahay, kalikasan, agrikultura at pagkain. Tulad ng maraming kasama natin dito, hindi importante sa kanya ang kulay ng politika. Isa rin siya sa talagang sumuporta sa atin sa Office of the Vice President sa lahat ng ginawa natin. Pangatlo, si Senator Chis Escudero ng Nationalist People's Coalition. Dating senador, pinakita na napakahusay na gobernador. Ipinakita niya ang kahandaang isantabi ang politika sa ngalan ng serbisyo sa kapwa. Tinulungan niya ang aming opisina na mapalawak ang saklaw ng aming angat buhay programs sa mas maraming area nung nagsisimula pa lang tayo sa panunungkulan. Pang-apat, si Senator Joel Villanueva. Alam natin kung nasaan ang puso ni Senator Joel. Matagal na niyang tinututukan ang paglikha ng trabaho. Trabaho ang isa sa pinakamatinding pangangailangan natin, lalo na ngayong kasalukuyang panahon at angkop na angkop siyang katuwang para maisulong ang layuning ito. Panlima, Senator Jojo Binay ng United Nationalist Alliance. Dating pangalawang pangulo, naging madali ang transition namin sa OVP dahil sa tulong at paggabay niya. Isa siya sa mga unang tumugon sa panawagan nating magkaisa. Hindi na dapat maulit pa ang uri ng pamamahala na ugat ng pagdurusang pinagdaraanan ng lahat ngayon.